Nagsimula ang pelikula sa pangunahing karakter na nagngangalang Rafa. Noong panahong iyon, naghahanda na si Rafa na makibahagi sa pagpipili ng Superbike World Championship. Si Rafa ay byudo na may anak na lalaki, at lubos niyang ambisyoso na maging kahalili ni Valentino Rossi sa kampiyonato. Nagsimula ang karera, at ang lahat ng mga sakay ay mukhang tensyonado ngunit nasa sabik. Bawat isa sa kanila ay may isang layunin, ang maging number one. Si Rafa ay nakasakay sa Kawasaki Z10RR, na kilalang may mga kakayahan na higit sa karaniwan. Sa kalagitnaan ng karera, nagawang i-overtake ni Rafa ang ilang rider at nasa unang pwesto, ngunit sa pagpasok niya sa huling dalawang lap, nakaranas ang kanyang bike ng mga problema sa makina. Nadismaya si Rafa, dahil mukhang masisira ang kanyang pangarap na maging isang superbike rider, na nangangahulugang kailangan niyang maghintay ng isa pang taon para makibahagi sa proseso ng pagpili. Ngunit ang nakakagulat, si Regina, isang talent scout mula sa Honda team, ay nakipag-ugnayan sa kanya at inimbitahan siyang sumali sa kanyang team. Tinanggap niya ang alok at sinabing darating siya sa tamang oras para makibahagi sa pagpili. Sa kanyang pagbabalik mula sa sirkuito, pumunta si Rafa upang kunin ang kanyang anak, na iniwang balisa ang kanyang dating asawang si Natalia. Nauna nang napagkasunduan ni Rafa at Natalia na si Mateo, ang kanilang anak, ay magpapalipas ng katapusan ng linggo sa pakikipaglaro kasama ang kanyang ama. Ginawa nila ito para lumaki ng maayos si Mateo, kapwa pisikal at mental. Pagdating sa bahay ni Rafa, makikita ang iba't ibang trepeo na napanalunan ni Rafa mula sa mga kampiyonato sa motocross at supersport, at pinatunayan nito na may talento si Rafa pagdating sa pagsakay sa mga motorsiklo. Ipinakita ni Rafa sa kanyang anak ang video niya sa racetrack. Kinabukasan, ibinalik ni Rafa si Mateo sa kanyang ina. Inanyayahan ni Rafa si Natalia na maglakad upang muling buhayin ang kanilang matagal nang natigil na relasyon, umaasa siyang magkasundo sila muli, ngunit mahigpit na tinanggihan ito ni Natalia, na nangangatuwiran na sa lahat ng oras na ito inuuna lang ni Rafa ang kanyang motor kaysa sa pagbibigay pansin sa kanyang pamilya. Sa mga sumunod na araw, pumunta si Rafa sa imbitasyon ni Regina na makibahagi sa proseso ng pagpili para sa pangunahing rider ng Honda team, at makikipagkumpetensya siya sa tatlong iba pang rider na medyo bata pa at mukhang may matinding hilig sa karera. Ipinaliwanag ni Regina na ang pagpili ay binubuo ng apat na round at regular na isasagawa sa susunod na bawat linggo. Nang maglaon magsisimula ang unang round ng pagpili. Nakasakay siya sa Honda CBR600RR, madaling nakuha ni Rafa ang unang pwesto, at nagdulot ito ng ngiti sa mukha ni Regina, dahil sigurado siya na ang desisyon niyang kunin si Rafa ang tamang hakbang. Pagkatapos ng pagpili, nagmamadaling bumalik si Rafa sa bahay ni Natalia upang sabihin sa kanya ang magandang balita, ngunit sa kanyang pagtataka, ang bahay ni Natalia ay nagkagulo, na nagdulot sa kanya ng takot. Si Natalia ay nagtatrabaho pala sa isang serbisyo sa paghahatid ng droga. Nagtatrabaho si Natalia sa isang dealer na nagngangalang Carlos, ngunit sa kasamaang palad, nawala ang 200,000 euro na halaga ng mga gamot na kailangan niyang ihatid, hindi niya alam kung saan at nalilito siya. Walang pagdadalawang isip, dinala ni Rafa sina Natalia at Mateo sa kanyang tahanan para sa kanilang kaligtasan. Pagkatapos ng insidenteng nangyari kay Natalia, mukhang naguguluhan si Rafa. Naaawa siya kay Natalia, dahil inarin ito ng kanyang anak. Nagpa siya si Rafa na makipagkita kay Carlos. Handa nang makipagkita si Rafa kay Carlos, simula sa paghahanap ng impormasyon mula sa kanyang matalik na kaibigan, si Cortez. Pagkatapos malaman ng impormasyon mula sa kanyang kaibigan, si Rafa ay nagtungo sa lungga ni Carlos para makipag-ayos tungkol sa mga problema na kinakaharap ng kanyang dating asawa. Noong una, tumanggi si Carlos na makipag-ayos kay Rafa, sinabi niyang ayaw niyang mag-aksaya ng kanyang oras. Sa puntong iyon, nagpa siya si Rafa na umuwi para mag-isip ng ibang paraan para mabayaran ang utang ni Natalia. Pagdating sa bahay, nang hindi inaasahan, tinawag siya ng isa sa mga tauhan ni Carlos at hiniling siyang pumunta sa isang tattoo parlor sa labas ng lungsod. Pagdating niya doon, sinabihan siya ng tauhan ni Carlos na si Boro na sumakay sa kotse at dalhin siya sa kung saan. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang kotseng lula ni Rafa sa isang daungan sa lungsod ng Marcel upang kumuha ng isang pakete ng mga gamot. Tila, si Rafa ang nakatalaga na ihatid ang package sa tattoo parlor na binisita niya kanina sa pamamagitan ng pagsakay sa isang napakagandang Kawasaki Ninja ZX6R. Kinakailangan kunan ni Rafa ang tangke ng gas sa isang itinalagang lokasyon, at kailangan din niyang hanapin ang pinakaligtas na paraan upang maiwasan ang mga pulis. Walang sabi-sabi, agad na pinaandar ni Rafa ang motorsiklo at sinunod ang mga utos na ibinigay sa kanya. Sa kanyang biyahe, nakatagpo ng problema si Rafa, hinabol siya ng mga pulis, na nagpapatrolya sa highway.
mukhang sineseryoso ng mga pulis ang kanilang mga tungkulin. Para habulin si Rafa, nagmaneho sila ng Nissan GT-R A35. Dahil sa kanyang mahusay na kasanayan sa karera, nagawang takasan ni Rafa ang mga pulis at nakarating sa tattoo parlor sa tamang oras, ang laman pala ng package na dala ni Rafa ay hindi droga kundi tapioca flour. Sinadya ito ni Carlos para subukan ang mga kakayahan ni Rafa. Kinalaunan ay hiniling ni Carlos kay Rafa na maging taga-deliver niya siya sa loob ng 2 buwan para mabayaran niya ang utang ni Natalia. Nang walang pag-aalinlangan, tinanggap ni Rafa ang trabaho. Pagkatapos ay binigay ni Carlos sa kanya ang isang cellphone, at kailangang handa si Rafa sa tuwing kailangan siya ni Carlos. Kinaumagahan, pumasok si Rafa sa trabaho gaya ng dati, bilang resulta ng kanyang bagong trabaho bilang taga-deliver ng mga droga. Nagpupumilit si Rafa na hatiin ng maayos ang kanyang oras sa pagitan ng 2 trabaho, pagiging isang taga-deliver, at ang kanyang libangan sa karera. Sa wakas ay dumating na ang araw ng 2nd round ng pagpili ng Honda team, at sa araw na iyon, nakakalungkot na hinihintay siya ni Boro sa site ng pagpili, dahil hindi dinala ni Rafa ang kanyang telepono. Pagkatapos ay dinala siya ni Boro sa isang tattoo parlor, sa parehong lugar gaya ng dati, at inutusan si Rafa na ihatid ang package na na-order. Paulit-ulit, hinahabol si Rafa ng mga opisyal ng pulisya nang makatanggap sila ng ulat na may kainahinalang Kawasaki Ninja ZX-6R na mabilis na bumabagtas sa kalsada. Nabahala si Rafa habang papalapit na ang distansya sa pagitan niya at ng pulis na humahabol sa kanya. Kinakabahan si Rafa sa pagkakataong ito, ngunit maswerte siya, sa wakas ay nakapagtago siya sa pagitan ng mga nakaparadang sasakyan. Pagkatapos ay mabilis siyang nakatakas sa pamamagitan ng isang shortcut na nahanap niya. Dumating si Rafa sa tirahan ni Carlos at nagreklamo tungkol sa lakas ng Kawasaki Ninja ZX-6R na kanyang sinakyan. Hiniling niya kay Carlos na bigyan siya ng isa pang motorsiklo, isang 1000cc Kawasaki na may mga gulong na pangkarera, upang mas mabilis niyang maihatid ang package. Pagkatapos umuwi si Rafa at sinabi kay Natalia na ang mga problema niya kay Carlos ay nalutas na. Salamat sa tulong ng kanyang matalik na kaibigan, si Cortez. Sinadya ni Rafa na itago ang kanyang deal kay Carlos dahil ayaw niyang mag-alala si Natalia. Sa dati niyang kahilingan, binigyan si Rafa ng Kawasaki ZH2 na motorsiklo na kilala sa sobrang torque nito at 1000cc supercharged na makina. Dahil sa maraming trabaho na ginawa niya, napagod si Rafa, at sa huli, umasa siya sa mga gamot na ibinigay sa kanya ni Boro. Iniinom ni Rafa ang mga gamot para sa dagdag na lakas na kailangan niya para malampasan ang kanyang 3 trabaho. Isang factory worker, racer, at tagahatid ng droga. Sa paglipas ng mga araw, malapit nang magsimula ang 3rd round ng pagpili para sa mga prospective na magkakarera. Mukhang masigasig si Rafa. Habang nagmamaneho sa track, nabangga ni Rafa ang isa sa mga racer, at naging dahilan iyon upang makipagtalo siya sa racer. Inakala ng racer na sinasadya ni Rafa na saktan siya, ngunit maring sinabi ni Rafa na hindi siya nanloloko. Nagawa ni Regina na pigilan ang pagtatalo sa pagitan nilang 2. Kinagabihan, nang umuwi si Rafa, nagulat siya nang makitang nag-iimpake na si Natalia at nagbabalak na umalis sa kanyang bahay. Nakiusap si Rafa sa kanya at kay Mateo na huwag siyang iwan, at umaasa siyang mananatili si Natalia para ayusin ang kanilang relasyon. Kinabukasan, muling itinalaga si Rafa na maghatid ng package sa isang customer na nasa gitna ng lungsod. Sa kanyang pagtataka, nalaman ni Rafa na isang malaking protesta ang nagaganap sa lugar na iyon, at ang mga pulis ay nagbabantay sa lahat ng dako upang matiyak ang seguridad. Nakakuha si Carlos ng isang nakatutuwang ideya, sinabihan niya si Rafa na dumaan sa karamihan sa pamamagitan ng pagsakay sa motorsiklo. Walang ibang pagpipilian si Rafa, gusto niya o hindi, kailangan niyang ihatid ang order, at matapang niyang sinira ang mga hanay ng mga nagpoprotesta at mga pulis na nakasakay sa kanyang motor. Pinaputukan siya ng bala ng pulis, at natamba si Rafa, ngunit sa kabutihang palad ay nasa mabuting kalagayan pa rin siya. Pagkatapos ay tumakbo siya ng mabilis hanggat maaari upang iligtas ang kanyang sarili. Nakaramdam ng banta sa sitwasyong kinalalagyan niya. Tinawagan ni Rafa si Boro at hiniling na sunduin siya dahil naniniwala siyang lubhang mapanganib ang mga taong humahabol sa kanya. Muling tumakbo si Rafa sa abot ng kanyang makakaya upang mahanap ang kotse ni Boro. Salamat sa kanilang pakikipagtulungan, matagumpay na nailigtas si Rafa, at dinala siya ni Boro palayo sa lugar. Dahil sa nangyari sinisi ni Carlos ang pinsan ni Boro, si Valder, sa insidente. Gayunpaman, itinanggi ito ni Boro, sa paniniwalang hindi kailanman mangangahas ang kanyang pinsan na gawin ang ganoong bagay. Nang maglaon nalaman ni Natalia na naging taga-deliver si Rafa ng droga para mabayaran ang lahat ng kanyang pagkakautang.
Napagtanto ni Natalia na sa lahat ng oras na ito, marami nang isinakripisyo si Rafa, at naantig ang kanyang puso. Nagpa siya ang dalawa na magkabalikan. Kinabukasan, pumunta si Rafa sa racetrack upang makilahok sa huling yugto ng pagpili ng pangunahing rider para sa Honda team. Sa simula ng karera, si Rafa ang namumuna sa karera, ngunit sa gitna ng track, maling lane ang pinili ni Rafa. Dahil sa kanyang kawalan ng focus, ang ginawa ni Rafa ay labis na ikinadismaya ni Regina, marami siyang inaasahan kay Rafa. Para mailabas ang lahat ng kanyang pagkadismaya sa lahat ng kanyang mga problema, determinado si Rafa na kumpletuhin ang kanyang huling gawain ng maghatid ng mga druga. Pagdating niya doon, sa isang lumang gusali, nakita ni Rafa si Boro, na handang tumanggap ng pera mula sa kliyente. Nang aalis na si Rafa, sa pag-aakalang tapos na siya sa kanyang trabaho. Bigla siyang sinabihan ni Boro na bumalik bukas ng umaga upang maghatid ng isa pang package. Nagalit si Rafa, pakiramdam niya ay pinagsasamantalahan siya. Sa dahilan para kunin ang kanyang cellphone, galit na naglakad si Rafa patungo kay Boro, kinuha ang kanyang helmet, at pagkatapos ay hinampas ito kay Boro. Pagkatapos, tinawagan ni Rafa si Cortez at humingi ng tulong sa pagtatago sa katawan ni Boro. Nakipagkasundo si Rafa kay Cortez, nasasabihin niya sa kanya ang lokasyon ng bodega ng droga ni Carlos para maagaw ni Cortez ang negosyo ni Carlos. Madaling sumang-ayon si Cortez sa deal, dahil galit din siya kay Carlos. Samantala, dahil nawawala si Boro, pumunta si Carlos sa bahay ni Rafa para itanong kung nasaan si Boro. Gumawa ng kwento si Rafa, na sinabi na si Boro, isang taong pinagkakatiwalaan ni Carlos. Ay kinuha ang kanyang pera kasama ang kanyang pinsan, si Balder. Naniniwala si Carlos sa kwento ni Rafa, at pagkatapos ay kinuha niya si Rafa para hanapin sina Boro at Balder. Habang nasa daan, naramdaman ni Carlos na may sumusunod sa kanya. Kaya nagpa siya siyang bumalik at tumungo sa kanyang bodega para i-secure ang kanyang mga pakete ng gamot. Pagdating nila, pinaalam ni Rafa ang kanyang lokasyon kay Cortez. Hinihiling sa kanya na pumunta at kunin siya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ng isa sa mga tauhan ni Carlos na nagsinungaling si Rafa, hindi sina Boro at Balder ang kumuha ng pera ni Carlos. Dahil kasalukuyang nakakulong si Balder. Sa impormasyong iyon, nagalit si Carlos dahil nagsinungaling si Rafa sa kanya. Plano niyang patayin si Rafa sa pamamagitan ng pagbaril sa kanya. Napagtanto ni Rafa na nasa panganib siya, at sinubukan niyang tumakas. Mabilis siyang sumakay sa isang motorsiklo, at sinundan siya ni Carlos gamit ang kanyang kotse. Nabangga si Rafa sa isang forklift. Nahulog siya at walang magawa. Isinakay si Rafa ni Carlos sa trunk ng kanyang sasakyan at dinala siya para hanapin si Boro at ang nawawala niyang pera. Sa kabutihang palad, nakita ni Rafa ang kanyang cellphone sa kanyang bulsa, at pagkatapos ay humingi siya ng tulong kay Cortez. Pagkatapos matanggap ang mensahe ni Rafa, kumilos si Cortez para agarang pigilan si Carlos at iligtas si Rafa. Habang nagmamaneho si Carlos palabas ng lugar ng bodega, bigla siyang binangga ng isang malaking truck. Siya ay nakulong at hindi makalabas ng sasakyan. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Cortez upang iligtas si Rafa. Pagkatapos ay binaril ni Cortez si Carlos hanggang sa mamatay. Matagumpay na nalutas ni Rafa ang lahat ng kanyang mga problema at muling nakasama ang kanyang asawa at ang kanyang anak upang mamuhay ng mas magandang pamumuhay. Pagkatapos ay iniimbitahan siya ni Regina na sumali sa kanyang team. Dahil sa palagay niya si Rafa ang tamang racer na sasali sa Honda team. Gayunpaman, nang makipagkita si Rafa kay Regina, biglang may dumating na dalawang pulis at inaresto si Rafa. Nagulat si Regina sa pag-aresto kay Rafa. Si Rafa ay tinanong sa himpilan ng pulisya para sa kanyang pagkakasangkot sa droga. Ngunit sa halip na itapon sa bilangguan, inalok siya ng mga pulis ng trabaho. Tutulungan niya ang pulisya na hulihin ang sindikato sa pagtutulak ng droga, walang pagdadalawang isip. Humingi si Rafa ng isang Kawasaki ZH2 na motorsiklo na may mga gulong na pangkarera upang maisagawa ang kanyang mga tungkulin. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa panonood, kaibigan.